Ang sikreto sa paglaki ng network is leadership. Sabi mo sa katabi mo, leadership. Leadership. Paano maging leader? Kailangan ba matalino? Kailangan ba magaling? Kailangan ba ng aral? Hindi ho. Ang leadership na mibuild yan, una, kapag naniniwala ka sa sarili mo. Tinan nyo nga yung katabi niya. Tinan nyo. Mukha pang naniniwala siya sa sarili niya. Yes! Dito, hindi namin tinatanong kung anong tinapos nyo. Ang importante, naniniwala ka ba sa sarili mo? Yes. Yan. So, ang una mong gawin, pag-uwi mo mamaya. Pag-uwi nyo. Pumunta kayo sa CR nyo. Ilock nyo yung pinto. Ha? Doon sa kwarto, may CR. Humarap kayo sa salamin. Magsuot kayo na maganda yung magara. Mapora, mga banda alas 12, maganda. Para tulog na lahat. Yan. Sa mga laki, barong kung pwede, barong. Huwag yung may hati dito, ha? Iba na yun, ha? Tapos, tumingin ka sa sarili mo. Humarap ka sa sarili mo. Tapos sabi mo sa sarili mo, yayaman ka. Yes. Totoo, ginagawa ko ito. Alam mo yung magsasabi sa harapan mo, yayaman ka. Uy, ikaw din yun, salamin yun. Totoo, you have to build sa sarili mo, yung, alam mo yun, you have to believe in yourself. Yes. Tandaan ito, what the mind can conceal, the body can achieve. Pharmaton. That's the initial process. You have to believe. Number two, know what you want. Believe ka nga sa sarili mo. Hindi mo nalang ang gusto mo. Alam mo, ano ba talaga gusto mo? Nakuha niyo ako? Anong gusto mo? Pera? Magkano? Magkano alamin mo? Kotse? Anong kotse? Parang ganito, may tinanong ako sa isang probinsya. Tita, anong kotse gusto mo? Sabi niya sa akin, Toyota. O sige, Toyota. Anong gusto mo? Red, blue, black, white. Sabi niya, kahit ano. O sige, yung kalahati blue, yung kalahati red. Okay sa'yo yan. Sabi niya, sige, basta kutsi. Kaya ano talaga favorite mong color? Red. Ha? Red. Anong gusto mo? Automatic, manual. Sabi niya, syempre automatic. Naka-leather yung puwan, naka-leather ba? O naka-tela? O naka-katsa? Sabi, leader! Gusto ko leader! Oh, leather ha? Gusto niya leather. Ano, yung power steering o manual steering? Siyempre, power steering. Kinikwento ko, habang kinikwento ko sa kanyang kotse na gusto niya, unti-unti lumiliwanag ang mga mata niya. Yung ngiti niya, alam mo, umaabot hanggang dito. Bakit? Nagubuhay yung pangarap niya. Kasi maraming tao, pag tinanong, ano gusto mo? Ang sagot lang, gusto mo yumaman. Eh, hindi mo ma-define ano yung mayaman. Sa ibang tao, kumita na ng 50,000 naman, mayaman na ang pakiramdam. May ibang tao, 1,000,000 sang buwan, kaya mahirap pa rin. Kaya maging specific ka, anong gusto mo? Tanongin mo katabi mo, what do you want? What do you want? Yan. So, alam mo na, you have to believe in yourself. Second, what do you want? Number three, why do you want it? Mas importante yung bakit mo gusto kaysa anong gusto mo. Or paano mo gagawin, kukunin. Alam mo, bakit ba? Maraming tao gustong yumaman. Pero pati binibless si Lord. Tingin nyo. Remember this. When God blesses you, you should be a channel of blessings. Yes. Ang pera o dadaloy lang sa'yo, hindi pwedeng akin to. Ah. Ha? Dapat dumali sa'yo. The more you bless others, the more God will bless you. Amen po ba? Yes. Amen. So mga kaibigan, ngayon pa lang, isipin nyo to. Yung chance nyo na yumaman sa In Global ay napakalaki. Parang hindi kita diliwan. Yes! Dahil malaki ang chance mo na magbabago ang buhay mo, dapat ngayon pa lang, hindi ka pa yumayaman. Ang mindset mo na, pag ako naging Global Ambassador Millionaires Club, eto yung mga taong tutulungan ko. Yes! Nakuha nyo ako? Dapat ganun ang mindset mo. Kahit negative yan, okay lang yan. Bakit? Kasi negative siya, kasi hindi siya naniniwala. Nakuha niyo ako? Hindi kasi lahat ng tao, pwede yumaman. Tandaan niyo yan. Kasi kung lahat mayaman, hindi pwede. Sino nang magsasaka? Wala na. Hindi na kayo makauwi. Lahat nag-in global na. Gusto ba yung ganon? Ha? Wala. Pati member, mga tricycle driver, nag-in global na. Di ba nakakatakot yun? Ang pinaka nakakatakot, pati presidente natin, sumali. Darating si Pope. Where's your president? Ano sabihin natin? Nagpa-product demo. Hindi pwede. Nakuha niyo ako. Many are called, but few are chosen. Hindi lahat ay pwedeng yumaman.
ang pwedeng yumaman, yung taong gustong yumaman, na willing magsakripisyo. At alam niya, anong reason, ba't kailangan niyang yumaman? Nakuha niya, oh sige na, tama na yan, minamayset mo lang kami. Anong gagawin namin? Dahil bago kami. Eto gagawin niyo. Sabi rin siya. Okay lang, hindi na OPP? Yes. Oo, oh, kasi alam niyo na OPP. Ano mga dapat yung gawin? Yan. Number one, beginner ka. Siyempre, pag-aralan mo yung negosyo. Tama yung ginagawa nyo. Uma-attend kayo. But the problem is, a lot of people are attending seminars. The problem is, they are here to be entertained. Pansinin nyo, walang ballpen papel yung iba. Oh, andito lang. Yeah, grabe, power! Woo! Paglabas, ang ganda, oh, ano sabi? Ewan. Hindi na malala, bakit? Andito lang sila para maging masaya. Para ma-entertain, yun ang tawag, entertain. Kailangan, ang study, may ballpen papel ka. Yes. Nakuha nyo ako? The weakest pen is mightier than the sharpest mind. Ulitin ko, English eh. The weakest pen is mightier than the sharpest mind. Kahit matalino ka, paglabas mo, nautog ka, pati pangalan mo, makalimutan mo. Pero kahit mahina ang pag-iisip mo, pag naisulat mo yan, habang buhay di mo makalimutan yan, huwag lang mawawala yung sinulat mo. Ibig sabihin, sulat mo, tinayin nyo to. Narinig mo, sasabihin ng utak mo, susulat mo. Dalawa na yun. Dahil narinig mo, sasabihin, isulat. Yung sinulat mo, chine-check mo kung tama, binabasa mo ulit. Pangatlo na ho yun. Pag uwi mo sa bahay, pwede mong reviewin. Pang-apat na ho yun. Nakuha niyo ako, apat na beses dumaan sa utak mo. Mas madali maintindihan. Tama rin. Yan. So, study, pag-aralan nyo. Anong pag-aralan namin? Lahat ng seminars, huwag ka magsawa. Ano man bagay na paulit-ulit. Ano man bagay na paulit-ulit, mamamaster mo. Parang ganito. Pag nakainig ka ng music, first time mo narinig, di ba? Sabi mo, oh, ang ganda. Kaya ang dal English, minsan, hindi mo maintindihan. Tama, mali. Sa susunod papakinggan, oh, naintindihan ko na. Pawisan na ako. Sa pangatlo, sinasabayan mo na. Sa pang-apat, buong kanta, kinanta mo na. Sa panglima, huwag mo na i-play. Ako na yung kakanta. Nakuha niyo ako? Repetition is the mother of learning. Ano mang bagay na paulit-ulit, mamamaster niya. Number two! Number two, gawa kayo ng prospect list. Prospect list, para tayo NDO dito ah. Prospect list, isulat nyo sa papel. A, B, C. Ginagawa ko ito sa organizer. Lahat ng kilala nyo masipag, yan ang unahing imitahin. Bakit? Kasi pag masipag, lalaki ka agad grupo nyo. B, yung mga tamad. Eh, ba't tamad inimita? Kahit tamad yan, imitahin nyo. Bakit? Baka may kilalang masipag. Tama, di ba? Tama, kilala yung masipag. O, di na imitay mo. Parang ganito. O. Sino dito ang mahihain? Okay, mahiya. Ganun yung kumusap, ano? Mahihain ka. O, mahihain ka. Sa susunod may seminar dito, imitay mo yung mga kaibigaw mahihain. Birds of the same feather are the same birds. Nakuha niyo ako? Parang sa school. Pasinin niyo, mula nung elementary, high school, hanggang college ako. Hindi ko nilalat, pero kadalasan totoo. Yung mga matatalino, magkakasama. Napansin niyo ba yun? Yes. O di ba yung mga bobo, magkakasama din? Totoo naman, di ba? Yung mga nagkakopyahan, magkakasama niya, 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 niya. Di ba? Yung malalang din, magkakasama. Totoo naman eh. Kami mga may tsura. Totoo, pasinin niyo yung sinasamahan niyo. O, pag palamura, ano ka? Hindi, minumura. Pag mahihain ka, imbitay mo yung mga kaibigang mahihain. Sabihin nila, hindi kami magaling magsaita. Hindi mo kailangan maging magaling. Magdala ka lang ng tao dito. Dinala mo dito yung dalawa mahihain. Ano sabi ng dalawa? Mahihain din po kami. O di sabihin natin yung dalawa, di ibitay niyo pa yung mga mahihain yung kaibigan? Napupunta tayo na mahihain tao dito. Hindi mayaman naman kayo mahihain. Mahihain ba kayo lahat? Opo! Ako niyo ako? Paano ko sa ilalim may naimbita? Baka pala mukha. Hindi mo nakakilala yung kaibigan kong pare kung marikam. Ang layo na! Eh, itong taong to, makapala mukha, napalpag dito. Ano yan? Oh, tara, sama tayo, recruiter, oh, Pag yan makapala mukha, lumaki ang grupo, naging global ambassador, good news, pati ikaw, damay ka, global ambassador ka. Yes! Ako niyo ako? So mga kaibigan, kahit hindi ka magaling, pwede ho, may pag-asa. Umiikot ako ng Pilipinas, ang dami ko ni-interview, especially successful people. Isa lang napansin ko, wala ako na-interview na galing sa hirap, na yumaman, na mahiyain.
lahat nilakasan ang loob. Kinapala na mukha ang kailangan. Totoo. Wala akong narinig ng ganito. Bakit po kayo yumaman? Walang ganito. Nagyayin kasi ah. Wala! Lahat ng guys, sa hirap talaga ako. Ganito, ina-explain talaga. Kaya dapat, tinan mo yung katabi mo. Tinan mo. Tinan nyo! Sabi mo sa kanya, may pag-asa ka na. Si! Sino yung si? Yung mga walang kwenta. Sino yung mga walang kwenta? Inimita mo, pinakain mo, pinaten mo, binaliw mo, hindi sumali. Ay, huwag kayong magagalit doon. May mga ganun tao talaga. Alam mo, gawin mo dyan. Ibaw mo ng buhay. Meron, biro lang. Yan yung mga taong bibentahan mo na ng produkto. Nakuha niya ako? Siyempre, ako, style ko ganito. Inimita ko, tita ko, ayaw. Sabi ko sa kanya, pumunta ako doon. Nagdala ang produkto. Tita, alam ko, mahal mo ako. Pasensya ka na, kasi kinukulit kita. Eh, alam mo naman gusto mo rin magbago ang buhay ko, di ba? Malaking bagay ito para ma-boost yung moral ko kung tutulungan mo ko. Ano ba naman yung tulungan mo ko sa pag-try lang ng produkto? Tol, maganda naman yung products. Minsan pag ganun ko dinadaan, nakukuha ko. Ano sinasabi? O sige na nga, magkano ba yan? 7,980. Ano sabi? O sige, bigyan mo ko tatlo, 3 heads. Nakaya ko? Doon ko dinadaan yun. Oh, tapos, ang 3 heads, ibabalik ko sa kanya yung check-in niya. Tita, good news. May rebate ka. Ano yung rebate? I-explain ko, ito, meron ka sa account mo. In-cash natin, kunin mo. Hindi pwede yun, wala kang ATM eh. In-cash natin, kunin mo yung check-in mo. Pumunta sa office. O, di mababaliw mo na. Di ba? Parang mababaliw eh. Kausapin mo applying. Yung check-in mo malaki, dali mo ah. Kalabas, pipila siya ngayon. Yung apply mo, darating ngayon. Oh, hoy, kumusta ka? Kumustahan ngayon? Papakita yung check-in. Oh, nag-i-encash ba kayo? Oh, ako nag-i-encash. Ako naman. Eh, apply, magkano ba check-in mo ngayon? Papakita yung check-in. Eh, kukunin niya yung check-in niya. Pakita yung check-in ng apply, 140,000. Pero siyempre, maraming lang, ang loke. Tapos kukunin niya yung kanya, ang liit. Nakuha niya ako. Tapos sabihin ng apply niya, actually, nag-upisa ako sa ganyan kaliit. Huwag kayo mag-alala. Pwedeng lumaki yan. Mas malaki pa dito. Sabi talikod. Yeah! Ano yung tura ng tita mo? Paano to? Nakuha niya ako. Ganun lang naman. Number 3. Okay, nandiyan ba kayo? Yes! Yeah! Sabi ko, okay lang kayo? Yes! Prospect list. Number 3. Hakot. Ano yung hakot? Pag sinabi yung hakot, pag nag-imbita kayo, huwag pa isa-isa. Katulad ko, pag nag-imbita ako, at a time, 5. Bakit? Yung 3 di darating eh. Nakuha niyo ako? Pag isa yung imbita mo, walang darating. Kaya pag nilima mo, darating at least 2. Nakuha niyo ako? Yes. Tapos, pag nag-imbita ko, excited. Hindi pwede yung papakulang makabuhay mo, gusto mo yung umaman. Sama ka. Ano yung tsura kausap niyo? Sure. Malamang di pumunta yan. Kaya pala imbita kayo, sumama ka. Ay, grabe, sumama ka! Pero yung gagaya nakita ko dyan sa kanina, punong-puno na pumasok. Teka lang! Music, pumasok ka! Sinis ka na excitement yan! Alam mo yung ulo na isang inagot? Teka lang! Sabi na kahit ulo lang, pwede na! Baliw talaga. Takot. At please po, huwag kayo magmamagaling. Huwag kayo magmamarunong. Iba kasi, pagkatin, excited, umuwi ka, explain. Huwag kong ganun. Kaya nyo magkaroon kayo muna ng more understanding ng business. So mga kaibigan, invite na muna kayo sa umpisa. Lanay pa! Sa may Bacolod. Nabanggit ko tuloy probinsya. May isa, ginamit cellphone pa. Sabi niya, Mari, kuha kang grouping papel. Bakit? Yayaman tayo. Meron na, may grouping papel na ako. Mag-drawing ka ng bilog. May bilog na. Mag-drawing ka ng dalawang bilog sa tabi niya. Meron na. Mari, ikaw yan, yayaman tayo. Hindi mag-aaway kayo ngayon. Sigurado ka ba, Mari? Oo, yayaman tayo. Okay lang sana kung ganyan na lang drawing. Paano kung ibang may drawing? Ihinto nyo muna yung video, ihinto nyo muna. Sabi ko, Mari, di sa mga, bakit? Basta, ang daming pera, ang daming 1-5. Mag-drawing ka ng bilog. Meron na, may bilog na. Mag-drawing ka ng dalawang guhit sa ilalim niya. Tanda mo, dalawang guhit sa ilalim niya. Meron na, Mari. Mag-drawing ka ng dalawang bilog sa ilalim niya.
Ano sabi? Mare, 1-5 lang yan. Oo! 1-5 yan! Ate na si Emil, abangan ako. Yan ba yung 1-5? Ano tayo yan? Ha? Paglabas ko, 1-5. Kaya please lang, huwag kayong magmarunong, ha? Baka iba yung ma-drawing. Nag-enjoy ba kayo? Yes! Number 4, baliw. Ano yung baliw? Hindi yung sirang ulo. Okay lang kung magpakabaliw. Maniwala kayo sa akin. Okay lang. Di ba minsan nababaliw tayo sa pagmamahal? Yes! Oo! Oh, minsan! Minsan, ayaw na sa'yo. Minahal-mahal mo pa rin. Sinaktan ka ng paulit-ulit. Ikaw naman umaasa ka pa din. Bakit? Dahil baliw tayo magmahal. Ang mga Pilipino pag nagmahal, bigay lahat. Pati kaluluwa binibigay. Kaya pag sa negosyo, magpakabaliw ka rin dito. Ano yung sabihin ng baliw? Di ba minsan pag may mahal ka, di ka makatulog. Di mo ka makakain. Lagi mo siyang iniisip. Alam niyo mga kaibigan, okay lang po yun. Walang masama dun. Ang problema ho, hindi ka umuusad. Kahit wala na, focus ka pa rin dun. Mga kaibigan, sa negosyong to, okay lang magpakabaliw. Kahit hindi mo usad, basta nasa AIM Global ka, meron mangyayari sa'yo dito. Sabi niyo iba, Sir, 1 year na ako, wala pa rin nangyayari. 1 year lang naman eh. Alam ba ibang negosyo, after 5 years, saka pa lang nila sinasara, luging-lugi na. 1 year lang sa'yo, 1 more year. 1 more year, ginawa ulit. Sir, wala talaga nangyayari, 1 more year. O, 2 years ka na. O, this time, itodo mo na. Tinodo niya na. Sir, wala pa rin, 3 years na ako. O yun, huwag ka luminto, nakakahiya ka na. Kaya ano yung baliw? Mga kaibigan, kanyang parang sa sayta. Thank you sa mga tumatawa, mga pumapalakpak. Pero may mga ngilan-ngilan. Napasin ko mula upis hanggang ngayon. Ganito mga itsuro. Hindi ko alam kung umiihi na. Hindi ko alam yun. Pero alam niyo mo ba? There are people who have mastered the art of sleeping. Oh. Akala mo gising? Tulog yan. Hato niya lang yun. Lapit na mo yung tayo mo. Ganun kagagaling. They have mastered the art of sleeping. Abangan mo. Ano yung baliw? Please lang. Sa ganito klase negosyo, alam ko mainit. Alam ko nakakapagod. Alam ko gutom na kayo. Pero kung kayo, gusto yung magpakabaliw, yung mga tao na yung show, first timer ka, baguhan ka, ganito gawin nyo. Taas ang kamay! Ako muna. Ang tawang palakpak. Ang tawang palakpak, ganito. Woo! Ganun ha? Ang hindi papalakpak ng ganun, may putok. Sabay-sabay tayo ha? Lahat papalakpak ha? 1, 2, palakpak! Pag may first timer dyan, ganyan kayo, mula umpisa hanggang huli. Ano yung tsura niya? Tama na rin. Paglabas ito, ano, maganda ba? Pag-uwi sa bahay, ginabi. Sa kagali, ba't ang ginabi? Tama? Dahil ang kapaliwan, nakakahawa yan. Palakpak! Ganyan. Number 5, be positive. Ano yung positive? Mga kaibigan, hindi lahat ng imbitahin nyo maniniwala. Tandaan nyo to, mas maraming ganito kaysa ganito. Normal po yun. Hindi ko maalala yung nanay ko. Di ba pinagalitan ako? Anak, huwag pasok yan. Tuloy mo yung kurso mo. Ano yung mga kaibigan? Hindi ako naniwala sa nanay ko. Tinuloy ko. Ano sabi niya? Tinawagan ako. Anak, papunta ka palang, pauwi na ako. Alam ko na yan. Tumigil ka na. Eh ako baliw na baliw. Sabi ko, Nay, kung ako papunta, ikaw pa uwi. Bandanin ka lang sa lubong. Papunta siya. Papunta ako, pauwi siya. Hindi naman galing ka sa lubong. Nilalawa ko nanay ko. Galit na galit. Pinagsakan ako. Eto ho ngayon. After 2.5 years, nagkaroon ako ng kotse. Year 2000, batang-bata. Honda VTEC SIR. Ewan ko naalala niyo. Honda VTEC SIR. Manual po yun. Double overhead cam. 16 volt. Napaka na pinakamabilis na VTEC na ginawa ng Honda. Alam nyo, isa ko sa unang may ganun. Taffeta white ang kulay. Walang tint! Paglabas sa kasa, tinawag ako nanay ko. Biyahe ka agad ako. Sabi ko, Nay! Pauwi ako ng Pangasinan. Inabalita niya may kotse ako. Dalawang ba yung kotse? Opo. Ingat. Imagine mo yun.
Pagdating sa Pangasinan, sa probinsya namin, hindi ko makakalimutan to. Pagkakita ko sa bahay namin, pip, 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 pip. Yung nanay ko nandun sa may bintana pagbukas, oh. Pagkakita sa akin, anak ko yan! Manalipay, anak ko yan! Ganun mga magulang sa probinsya, no? Pinagyayabang talaga, ah! Anak ko ta, anak ko ta! Kasi pagkain, pagkasarap-sarap, binang bida ko sa amin. Ito na, aalis na ako. Pagsakay ko ng kotse, kumatok pa, tok, tok, tok. Shhh! Nay, bakit? Ingat ka. Okay, sarap ng feeling. Nung palis na ako, anak, yung bayad ng mga kinain mo. You have to think positive. Hindi lahat ng imbitahin niyo maniniwala. Minsan, yung mga nisasali ngayon, sasali ngayon sa susunod. Ang pinaka-importante, you have to think positive. Merong isang aeroplano, Boeing 747. Sino nakasakay na ako ng aeroplano? Nakakita na ako, parang naman nagkakainidiyan naman tayo lahat. Boeing 747, at the height ng kanilang flight, naka-experience ng matinding turbulence. Turbulence, normal po yun. Kaya lang, sobrang lakas yung turbulence. Yung mga tanong papanik, sisigaw ko, papanik ko. Alam nyo, amidst the chaos, nagsalita yung captain. And composed, very positive. Salita yung captain, sabi nyo, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please calm down, take your seat. Di ba, if somebody's in control, you will feel okay. Di ba, he's in control. So yung mga tao, ah, okay lang pala. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please calm down, take your seat, fasten your seatbelt. Everything is under control. So yung mga tao, okay lang pala, okay lang. Kaya lang, after 10 minutes, ano lumalala? Yung aeroplano, yung makina, gumagalan ako, gumagalan, gumanyan ako yung aeroplano. Yung mga tao, ay, wala din ako napigilan, nag-iiyakan na ako. Chaos na ako, nagtanggal ng seatbelt, nagyakapan na ako. Alam nyo, nagsalita yung captain, and still very positive. Amidst the chaos, ha? And still composed. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please calm down, take your seat, fasten your seatbelt, and follow after me. Our Father. Nanalangin ako. Why? Is prayer positive? Yes. Is prayer positive? Yes. Why? Who is the most positive person in the world? Person. Jesus Christ! Most positive, ha? Jesus. Why? Because when he died on the cross, positive! Yung iba naman, hindi naman nakapako, ha? May positive yun, eh. Pwede naman siya pinako ng paganto. Ang dami posisyon para ipako. O, hindi yan blasphemy, ha? Before he died, he was being mocked. He was being stoned to death. He was even called, if you're the King of Kings, then help yourself. He was crucified. He was struck. And then he died. The demons thought they won. But they don't know. On the third day, he rose from the dead to redeem us from our sins. Yeah. Amen po ba? Yeah. Kaya mga kaibigan, pag may kausap kayo at ayaw, lagi mo isipin, be positive. Pero kung yung gagawin iba, nasobrahan, ayaw mo? Hindi ako gano'n, ha? Hindi ako gano'n. Be positive. Parang ganito, ayaw mo, thank you for your time. Ngumiti ka lang, ganun dapat. Thank you for your time. Sa lab-lab mo, I'll be back. Pagtalikod mo, mamatay ka ng dukha. Kung masabihin yun, ha? Sa harap mo, mamatay ka ng dukha. Huwag ko gano'n. You have to be positive. Okay lang ba kayo? Nag-i-enjoy ba kayo? So mga kaibigan, When I was doing network marketing, nalagay ko sinasabi sa sarili ko, hindi naman ho siguro accident na dinala ako sa ganitong klase negosyo. Binaliw ka, binigyan ka ng pangarap, tapos baliwala lang, hindi pala para sa'yo. Ba't nagpakabaliw ka pa? Ba't dinala ka pa? So lagi ko iniisip yun, may purpose bakit ako nandito? Yes. And who would ever thought na isang taong ordinaryong tao way back 1998, ay magiging isa sa may-ari ng pinakamalaking kumpanya ngayon. Kaya, mga kaibigan, you have to think about yourself. 10 years from now, 5 years from now, huwag natin patagalin, 5 years from now, kung ikaw ay tutuloy, hindi ka titigil, maraming pwede mangyari sa'yo. 5 years ago, yung mga tao nag-yes na ganyan, na na-meet ko, na hindi tumuloy, nag-quit, after 5 years, syempre nakikita ko rin sa labas. Sabihin, sir, gagan, oy, sino ka?
5 years ago, sumali ko sa kumpanya niyo. Ano talaga? O kumusta naman? Ano sagot? Ganun pa din, wala nangyari. Sa loob-loob ko, kung tumuloy ka, malamang may nangyari. Tama, mali. Parang ganito yan eh. Alam niyo ba yung karera ng kabayo? Ang tawag doon sa karera ng kabayo? Track. Sa Tagalog, may tawag doon eh. Race track? Oo nga. Basta yun. May tawag dyan eh. Anyway, yung iba ho, pag sumali sa ganitong race track, parang aim global, yung iba, yung kabayo, mapipilis ho. Karera ho. Natatapos ka agad. Yung iba, kupad yung kabayo. Ang bagal ho. Ang bagal. Yung iba naman ho, walang kabayo. Naglalakad lang ho. Ito mas matindi. Gumagapang pa ho, wala nang kabayo. Gumagapang pa. Ito pinakamatindi. Sila lang buhat ng kabayo. Pero saan ka man sa sinabi ko? Huwag ka lang titigil, matatapos sa mga tapos mo yung finish line. Makakarating at makakarating na dito. Saan ka man sa sinabi ko? People, sometimes they quit because they tend to compare themselves to other people. Siya ho, kasabayan ko. Ang layo narating ako. Andito pa din. Hindi para sa akin to. Mali. Pwede isang umpisa na una siya. Yung kabayo na una. Ikaw, babagal-bagal ka. Ikaw to, ang bagal mo. Yung inimbita mo, ang babagal-bagal. Eh, hindi ka tumigil. One day, hindi man ikaw nakaimbita. Yung mabagal na kaibigan mo, nakaimbita ng isang Jan Aspirin. Yes! You never know. Yung dito nakaimbita ng isang doctorate kabantog. You never know. Sumabog, sino ka ngayon? Francis Miguel. Ako niya ba? You never know. Ano mangyayari sa buhay niyo? Mas importante, tumuloy ka lang. Dahil sabi ng iba, eh paano kung wala na maimbita? Nag-enjoy na lahat. Alam mo, tanda niyo to. I've been doing this business since 1998. There's no such thing as saturation. Hindi mauubos. Dahil ang AIM Global, hindi naman tayo AIM Manila. Hindi tayo AIM Luzon. Hindi tayo AIM Philippines. AIM Asia. AIM Global ho tayo. Ibig sabihin, yung mga kakilala ko, dito lang. Eh, yung kakilala mo, nag-imbita ng taga-Israel. Nakuha niyo ako, which is happening right now. Ang uso ngayon, online. Alam niyo ba ang plano kong gawin? I have a building in Cubao. Isa sa mga floors doon, anong gagawin ko? Maglalagay ko ng online. Puro, hindi, alam niyo yung computer shop? Yes. Parang ganun, pero hindi open for all. Ang pupunta lang doon, members ng AIM Global. Wow. Ano niyo ako? Free! Magkagamit na sila. Overnight, naka-aircon. Okay lang, libre. Sige, gawin mo. Bakit? Kasi, ako yung may-ari, gamitin mo lang basta pang AIM Global. Yes. Online sila, mabilis ang internet, kausap yung mga tao sa abroad. I have this person. I've known this person. His name is Rodel Ganaban. Rodel Ganaban is from Cagayan, Tuigarao. Yung kapatid niya, si Christina Ganaban, siya yung pinakagustong-gusto ko ikwento. You know why? Christina Ganaban, hindi naniwala sa kuya niya, sa AIM Global. Nagpunta ko ng Hong Kong, DH. Pag narinig niyo yung kwento niya, may iyak ka. Ano niya bakit? Sobrang kinawawa nung amo niya. Once a day lang kung pakainin. Tapos, pag gutom na gutom siya, tatawagan niya lang yung kapitbahay niya, DH din, sasabihin, may pagkain ka ba dyan? Eh, bawal mag-gano, mag-share. Ano mo gagawin ng kapitbahay niya? Ilalagay sa plastic bag, pupunta dun sa garbage can, ilalagay dun. Para yun ang kukunin niya, yun ang kakainin niya. Imagine niyo yun, yung paghihirap. Walang choice. Yet, it is, umuwi ng Pilipinas. Bala niya, pumunta sa ibang place. Nakita niya yung kuya niya, kumikita ngayon. So, this time, pinakinggan niya. Kuya, mahihiyain ako. Sobrang mahihiyain ko yung Christina. Sabi ng kuya, mayroong bagong sistema. Kahit mahihiyain pwede na. Paano? Online marketing. Sa internet. Why? Let's fight! Babae walang magawa. Asawa na eh. Daan-daan na ko ba? Sina ba yung panang sounds? First timer, nahihiya po talaga. Yung lalaki, seta ay 5. Eto na ngayon, kubutubad na. Sabi ng lalaki, biglang may kumatok. Wala pa, may kumatok. Storbo. Sinihit ng Indian chief, yung right hand man niya. Sabi, chief, I am very sorry. But there's a war. We have to go, we have to fight. We have to go, sabi niya. Sabi ng Indian chief, okay, why? I am very sorry. But I'll be back. We will fight.
After 6 months, take note, 6 months, bumalik yung Indian chief. Sugatan! Pero nanalo, excited. Dali-dali pumasok sa bahay. Pagdating sa bahay, binuksan, hinahanap yung asawa, why? I'm back! Nakita yung asawa, nakatalikod, let's pipe! Yung babae, nakatalikod, umiiyak. Pag-ikot, buntes! Sabi nung nalaki, ah! Many moon come, me no come, how come, bebe come? Sabi ng babae husband, I am sorry. Many moon come, you no come. That's why many man come. That's why baby come. Ladies and gentlemen, always remember this. Sumali kayo hindi, tumuloy kayo o hindi, many moon will come. Many man will still come. Ang AIM Global ho, hindi kami lumiliit. Ever since we started, kami po ay palaki ng palaki. Yes. Hindi ka masumali, we thank you for your time. But remember this, ang AIM Global ho, babalik at babalikan ka. Hindi man ngayon, tanda mo to. Hindi man yung nag-imbita sa'yo, meron ka pa rin may experience, may encounter, na member. Malamang nag-abroad ka, gusto mag-abroad. Pagdating mo sa, ang dami mo nangyayari ganito. Nag-abroad? Abroad ba? Tapos pagdating sa abroad, yung mga nakasama sa trabaho, nire-recruit siya sa AIM Global. Hanggang ngayon ba niyo tatantanan yan? Kasabi naman nag-abroad, 5 years na ako dito, wala nangyayari. Yung AIM Global, may mangyayari sa akin. Ah, shucks, hindi saan hindi na ako pumunta. Nag-AIM Global na lang ako to. Ganun nangyayari. Hindi pa nag-AIM Global. Hindi pa naniwala. Ala, nagkasakit, kakatrabaho doon. Nagkasakit, umuwi ng Pilipinas. Pag uwi ng Pilipinas, nasa ospital, yung nurse, binibentahan pa siya. Ay, magandang to kumbi. AIM Global na naman. Hanggang kamatayan, hinabol siya ng AIM Global. Sabi niya, sige na nga, sumali, gumaling. Ngayon, member na.